Welcome back sa YouTube channel, Nate Vlog TV. So ngayon, tatlo lang sila ating bisita, si Laborts. Kilala kayo sa ating mga kadads army. Ako si Barbo. Ako si Shiro Santa. Ako si CJ. Okay, si Laborts, CJ. Saka, sino yung Sander. Okay. So, meron akong pinagawa nung last week o last Sunday about sa ating science experiment. Ano yung pinakita natin nung last Sunday about sa magnets? Okay, isang magnet doon na pinakamalakas ay yung neodymium magnet o yung tinatawag nating silver magnet. Okay, meron ako ditong magnet. Eto, maliit na piraso kasi ito yung mga bagong hard drive, gumagamit na siya ng maliit na piraso na neodymium magnet. Pero same effect pa rin ng malaki. Okay. Ang papahulaan ko sa kanila, etong neodymium magnet ay didikit ba ito sa aluminum, which is non-ferrous metal. O alam natin na hindi dumidikit ang magnet sa aluminum, sa stainless, or sa copper. So, tayo natin. Okay, meron ako ditong screen. Tignan natin ba ito sa aluminum. Ang scientific symbol ng periodic symbol o ng element na aluminum ay Al. So, correct na lang ako mga kadads. Okay, Al o aluminum. Gawa yan sa alumina. Try natin kung didikit ito sa aluminum. So, walang daya po yan. Hindi po siya dumidikit. Try natin sa bakal. Okay, ito yung mga sets ng metal na meron tayo na gawa sa iron, metal, steel. Dumidikit siya sa, ano tawag dito, C-clamp. Dumidikit po siya. Sa C-clamp na mas malaki. Metal din po yan. Doon sa mga sets ng screws, dumidikit din po siya. Meron din pa ako isang screw dito, dumidikit. Dito kaya, didikit kaya ito? Okay, dumidikit. So, wala po itong halong magic. Puro science. Tungkol po ito sa science, mga kadads army natin. Okay, meron ako dito isang example ng stainless. Ang stainless ay hindi dumidikit dito yung bakal. Mali, erase. Hindi po dito dumidikit yung magnet. Yan po. Dumidikit siya minsan, minsan hindi. Kasi ang alloy o yung stainless, may halo po yung ibang metal tulad ng iron at ibang metal tulad ng copper, aluminum, at manganese. At meron siyang halong nickel. Dumidikit po siya. Okay. So, dito kaya sa whiteboard. Dumidikit kaya. Mamaya na natin tingnan. Okay. Mga katropa nating mga kids. Okay. May gagawin ako dito. Tingnan nyo kung ito ay babagsak na mabilis o mabagal. Ano, mabilis, babagsak na mabagal o didikit yung magnet sa aluminum? Hindi didikit. Ano, mabilis ang bagsak o mabagal? Sabi nila, mabilis yung dikit ng, mabilis yung bagsak ng magnet. Okay, subukan natin. Mga hanggang dito lang. Magsisimula tayo dito hanggang dito. Okay? Sasaluhin ko ah. Okay. 1, 2, 3. Ba't bumagal? Okay. Isa pa. Mabagal, mabilis? Mabagal. Bakit bumabagal? Pero hindi naman siya dumidikit. Ulitin natin ha. Bakit hindi siya bumabagsak ng mabilis?
Ito. Bagong bisita. Oh, kaway-kaway naman. Okay. Meron ako dito pinapagawang experiment. Ang tanong namin sa aluminum. Mula dito hanggang dito. Itong aluminum, itong magnet na neodymium magnet ba ay didikit, babagsak na mabilis, o mabagal siya ang bagsak? Mabagal. O, subukan natin, dilikin natin. 1, 2, 3. Bakit siya mabagal? Dilikin natin, o. Walang daya ito, wala itong pandikit, ha? Okay. O, sino gusto na salamin? Salamin ng hard drive. Yung clutter ng hard drive. Okay, meron ako ditong experiment. Sa cardboard, gumawa ako ng bilog. Tingnan natin kung mabilis yung kanyang bagsak. Mabilis siya. Mabilis? Mabilis. Okay, 1, 2, 3. Mabilis. Mabilis. Ulitin natin para walang halong daya. Okay, ulitin natin. 1, 2, 3. Mabilis, mabagal. Mabilis. Tama yon. Sa plastic o sa PVC pipe. Mabilis, mabagal. Mabilis siya? Okay. So, mabilis. Sa cardboard pipe na binalot na natin ng aluminum foil, medyo marami yung kanyang balot. Siguro, mga mahigit 10 rolls to. Mga 10 to 15 rolls. Try natin kung mabilis o mabagal. Okay. So, focus natin dito. Mabagal to. Mabilis? Para ako mabagal. Mabilis? Mabilis siya. Isa pa. Parang stable. Nag-i-slide siya kasi meron tinatawag tayong lens law o yung lens effect. Okay. So, alam nyo ba kung bakit yung metal tsaka yung neodymium magnet kapag ito ay dinikit nyo sa aluminum, i-slide nyo, bumabagal? Because meron tayong tinatawag na lens law. Si Lenz, o tinatawag siya na si Heinrich Friedrich Emil Lenz ay nabuhay noong 1804 hanggang noong 1865. So, ang kasabayan niyang scientist noon ay si Michael Faraday. Siya yung nag-prove ng electromagnetism theory. Okay? So, ang ibig sabihin ng Lenz law, induced electric current flows in a direction such that the current opposes the change that induced it. So, explain natin. Pause muna tayo. Okay, mabagal ito o mabilis? Mabagal. Okay. Hindi eh. Mali kayo. Mali. Gumikit siya. Okay, pero kung ito ay babagsak natin, tingnan niyo yung magiging result ng kanyang pagbagsak. Mabilis. Dumidikit. Okay. Pag sa aluminum, sayang lang, dapat mas makapal pa itong aluminum natin para makita niyo kung gano'ng kabagal yung bagsak ng magnet. Pero kung papansin niyo, ang bagsak niyan ay mabagal. Compare dito. Ito, sa cardboard, na walang aluminum foil, mabilis. Pero kapag dito, may konting delay. Pag, siguro next week, kapalan ko to yung aluminum foil itong balat ng
cardboard para bumagal yung kanyang bagsak. Dapat kasi babagsak yan, mabagal. Parang ganun. Pero kung nakikita nyo, medyo bumabagal. Unlike dito, siya mabilis yan. Okay, dito sa cardboard, mabilis talaga. Yan. Dito sa aluminum, medyo mabagal yan. Hindi lang natin mapansin kasi wala tayong binatawag na speedometer na para sa mga object na bumabagsak. Okay? Saan naman ginagamit yung tinatawag na lens law o lens effect? Alam nyo ba yung mga generator? Generator ng kuryente, yan ang principle para umandar yan, e gumagamit yung tinatawag na lens law o lens effect. Ano pa? Yung transformers, yung mga pinagagamitan nyo ng mga appliances, gumagamit din yan ng lens law o lens effect. Kaya kung meron kayo sa bahay na diodium yung magnet, try nyo doon sa aluminum, i-slide natin. Okay? Ulitin natin. Dito. Tatry ko siguro i-open to. Yan. At konting slide para sa science. Mabilis. O, sino taga-asalo? Ako. O, ikaw, boy. Ano mo? Huwag ka mo dito sa bagsak mo. Ay, mabilis ko sa minahan. Mabagal sa bagsak. Boy, bitawan mo lang, ha? Kasi parang makaya na lumalabas mo. Ayun. Ngayon po ko tayo. O, dito lang. Ganyan ang kababa lang. Nakita nyo ba? Babagal? O, isa pa. Panigay yung pintuan mo, bagal nga eh. Ba, mabagal? Mabagal na bilis. Mabilis. Bagal nga! Sino gusto kasi kumapit? Sino gusto mag-try? Mag-try, Sander. Sini-slide ko lang yung pinto para yung pagbagsak ng neodymium yung mabagal mabilis. Isang taga-salo. Sige. Itawan mo. Okay. O, sino pa? Ako naman. Isa-isa. Sige, para lahat. Hello! Okay. O, next. Try mo. Hindi ko naman. Okay. O, sino pa magta-try? Sige, dito ako sa loob. So, yun ang tinatawag natin na lens effect o lens law na may kinalaman doon sa ating science experiment. So, kanina, narinig ko sila nag-spelling contest. So, try mo kaya itong spelling itong mga sinulat natin na word sentences. Yan. So, yan yung pag nag-deeper ano kayo, learning sa English, o mas mataas na grade, yung mga words na yan, aaralin nyo yan, pati spelling. So, kailangan mag-aral kayo mabuti. Okay, para kayo isang maging masigasig na scientist. Pero di po tayo scientist. Nag-explain lang po sa mga kaibigan natin, mga kids tulad nila. At yung lens law, ganito lang po yan. Lahat ng mga non-ferrous metal o yung mga metal na hindi sumidikit yung magnet, may hidden characteristic po yan. Let's say, ito yung metal. May dumaang magnet. Yung magnet na yan ay merong tinatawag na magnetic field. Hindi nyo lang nakikita. Parang ano yan eh. Kunwari, yung magnetic field, ito yung kamay ko. Okay? Bumabalot yan doon sa metal. Ngayon, pagbalot yan, meron tayong tinatawag na right-hand rule at saka left-hand rule kung saan yung magnetic field ng magnet ay bumabalot sa metal at yun yung nagka-attract sa kanyang mga
materials para siya ay bumagal ang takbo. Ibig sabihin, kahit ito walang bakal, nakikreate siya ng magnetic field kapag siya ay nag-i-slide o gumagalaw. Ibig sabihin, kunwari ito yung kamay ko, ito yung isang kamay, yung kamay ko, ito ay hindi siya magnetic. Pero itong kabilang kamay ay magnetic. I-try nyo. Yun ang ibig sabihin ng experiment natin. Na kapag ang metal at magnet nagdikit, nagkikreate siya ng kuryente. Yun ang ibig sabihin po nun. Nagkikreate po yan ng kuryente momentarily. Kapag yan maraming magnet saka metal, mas malaking chance na mas maraming makreate na kuryente o electricity. Inform yun ng direct current. So may kuryente na po-produce. Siguro sa susunod na vlog natin, ipakita natin kung totoo yun. Kung nakakapag-create ng kuryente, bibili ako ng iba pang mga materials para ipakita sa ating mga katropa kids. Yung magnet at saka yung metal nakakapag-create ng kuryente. Okay? So hanggang dito na lang po muna ang ating maikling video. At paki-like na lang po, paki-subscribe na rin, at paki-share na rin po yung video natin. Okay? So hanggang dito na lang po mga ka-Dads Army, mga ka-Tropa Kids, paalam muna tayo. Ingat po and God bless. Bye-bye.